Ayan, so isang magandang araw po mga kaibigan. No? So, Kuya Beto po muli nagbabalik para sa isa namang tutorial. Hindi naman tutorial, parang discussion na pwede nating I think makakapulutan ng isang simpleng aral. Simpleng katotohanan. Okay, so ito yung ano, ito yung about sa subscription. May nag-ano kasi sa akin, hindi ko na makuha yung ano eh, yung doon kung saan kung nakuha ang question yon. Kung posible daw ba ang isang gaya natin, gaya ko na hindi sikat, hindi kilala, ordinaryong nag-vlog, ay makakuha ng 1,000 subscriber sa isang video. So, napaisip ako doon. So, hanggang sa yun yung ginawa ko, nag-track ako ng aking mga videos. Right? So, the short answer is, yes. So, yes. Posible siya. At paano siya naging posible? Ito sa isa sa mga i-discuss po natin na maaaring kapulutan din ng aral para sa mga gaya natin ng mga ordinaryong vlogger lang, at talagang medyo struggle sa pagdating sa pag-YouTube. Pero hindi tayo natigil sapagkat one day alam po natin na mabubunga din lahat ng ating pong mga ginagawa. So kung ikaw ay isang vlogger na nagdi-desire na mag-vlog, so ito'y para sa'yo. Kasi halimbawa, ito, halimbawa, gaya ko na isang baguhan, hindi kilala na YouTube content creator, is, eto, nagpapatuloy pa rin. Anyway, diretso tayo sa ating topic. E, posible ba magkakuha tayo ng 1,000 subscriber? Bakit 1,000 ang ginogol natin dito? Sapagkat, ang 1,000 na subscriber po, yun po yung requirements ng YouTube para mag-qualify ka dun sa subscription, sa subscribers count, makapag-apply ka ng monetization. Watch hour is 4,000 pa rin hanggang sa ngayon. So, 1,000 is a requirement. So, posible ba yung isang video ng isang ordinaryong vlogger ay makapag-garner or makapag-gain ng 1,000, which is yung subscriber requirement na YouTube para makapag-apply ng monetization. So, eto, kung mapapansin nyo, ang maganda ngayon sa YouTube is mayroon silang nilalagay na sa analytics ng every video. Limbawa, ito yung isang video na to. Kada analytics, mayroon silang nilalagay na data na gaya nito. Limbawa, itong aking ano, gaming chair. Sabi dito sa gaming chair ko na to, January 28 ko siya pinublished. Actually, hindi to edited eh. Kung baga tuloy-tuloy yan, 1 hour yan eh. Kasi nung binilang kong tindahan, sabi itong gaming chair na gamit ko ngayon, ayan, ang sabi doon is kailangan i-video yung pagbukas pati yung pag-assemble. Wala akong plano na i-ano to, wala akong plano na i-upload to as content, pero since nung chinecheck ko siya, okay naman siya. Sabi ko, ba't hindi ko siya i-upload as content? Ayan, so ayan, naging sample tuloy siya ngayon ng ating pong topic na pag-uusapan, kung posible ba magkaroon ng 1,000 subscriber ang isang video. Ayun, yung isang video, nagkakaroon niyan ng video analytics. Ayan. Diyan po makikita kung ilan yung nag-view, kung anong watch time, ilan na yung watch time na yung total hours na pinanood ang video na to. At yung ilan yung subscriber, pati rin yung earnings. Ano dito yung earnings, yan. Yung nakatakip yan. Ayan. Diyan po yung earnings po yan. Okay, so itong video na to, nag-garner siya ng 1 subscriber. Ibig sabihin, isang subscriber ang nag-subscribe sa channel ko habang pinapanood yung specific na video na to. Right? So, nakikita na YouTube kung saan specific video nanonood si visitor natin at kailan siya nag-subscribe. Ano yung video na pinapanood niya nung nag-subscribe siya. So, itong content ko na to, isa yung nag-subscribe. Habang nanonood siya, is kanyang sinubscribe yung channel ko. Ngayon, meron akong ibang mga channels pa. Punta natin. Ayan, halimbawa to. Itong isang channel na to, nag-gain siya ng 102 subscribers since published. Ito naman kasi pinablish ko siya ng isang taon na.
Ay, wala pa naman. Mag-iisang taon pa lang malapit. Itong video na to, nag-gain siya ng 102 subscribers. Galing, no? Teka lang. I-off ko lang. Sarado ko lang yung pinto. Okay. So, yung video na to, nag-gain siya ng 102 subscribers. Ito ay ano ha, ito ay organic na subscriber. Ito ay regular na subscriber talaga. Hindi to sub to sub, hindi to paid subscribers. Ito ay regular na mga subscribers. Bakit ko sinasabi yon? Kasi gusto kong i-promote sa ating mga regular na mga YouTube content creator, sa ating pong mga ordinary na mga content creator na possible na mag-increase pa rin yung ating pong mga subscribers sa pamamagitan ng mga contents na kinahihiligan natin. So, wag ho tayong susuko. Alright? So, ito ho, nag-gain po siya. Ito, malaki-laki din yung kanyang watch hours kung papansinin natin. Ito yung kanyang watch hours is umabot ng 350. Ayan, malaki-laki din po yan. Kung 4,000 po yung requirements po sa watch hours, ito malaki-laki na rin contribution yan ng isang video na yan. Alright? So, kung halimbawa, itong isang video na to, nakaganyan na, wala pang one year. So, possible talaga, in a year, magkaroon tayo ng monetization. Kung halimbawa, makaka-hit tayo ng mga video na gusto natin. Pero, didiscuss natin yon on a later time. Sa subscriber muna tayo. So, yon, itong video na to, naging siya ng 100 subscriber. Ibig sabihin, 100 subscribers ang nanonood ng palabas na to. Ito, how to process drop-off sa Shopee JNT. 100 ang nag-subscribe sa channel ko habang nanonood sa video na to. So, itong video na to ang naghatak sa kanila papunta dito. So, 102. So, ang 1,000 na requirement, 900 na lang, isang video lang yan. Okay, so, don't get me wrong, marami kong video na walang subscribers. Ibig sabihin, kahit na may view siya, hindi nag-subscribe yung ating pong mga nanonood dito. Ito, mayroon pa. Ito, itong subscriber na to about sa bahay. Itong subscriber nito about sa video ko sa bahay, nag-gain ito ng 53 subscribers. Alright? So, kung 100 kanina, oh, 150 na yan. Konting-konti na lang. Diba? Itong video na to, oh, diba? Gumagada-gada ng konti. Itong video na to, nag-gain siya ng 253 subscribers. Itong video na to, ito, naka-one year na to. Okay, so ano lang talaga, it's a matter of time lang. Kasi bago siya nag-gain ng subscriber, actually, bago siya nag-gain ng momentum, ilang buwan muna eh. Ilang buwan muna bago nagkaroon to ng momentum sa subscribers. Medyo matagal-tagal din konti. Pero nung nag-subscriber siya, ayo tuloy-tuloy na naman. Well, I mean, tuloy-tuloy na naman yung kanyang subscription status. Yung kanyang pagtaas is tuloy-tuloy na naman. Ayan, nalito na ako. Ayan, ito ano lang to, siningit ko lang tong topic na to. Ito ay about sa stat ng ABS-CBN 24 oras. Ano lang to, mga kaibigan, no, mga kahapi. Ano lang to? Isang topic lang to. Isang pinag-compare ko yung isang palabas ng 24 oras at ng TV Patrol. Pinag-compare ko lamang siya. And nagka-gain siya ng 95 subscriber at almost 500 95 subscriber at almost 500 na watch hours. Simpleng topic lang to. Ang aking topic lang doon is sa sino ba ang mas maraming nanonood sa araw na to. Ito yung kasagsagan ng pagsasara ng tama, ito yung medyo kasagsagan ng pagsasara ng ABS-CBN. Diba? So, ang tanong, sino ba ang mas maraming nanonood? Nakagain siya ng napakaraming, marami na to ha, ng 17,000 na views, 17,000 katao ang nanonood. Sa nanonood na yun, mayroong 95 na nanonsubscribe habang nanonood dito. At, nakagain siya ng 500 watch hours. Diba? Ibig sabihin, maraming nanood, 3 minutes lang yan, mga kaibigan, 3 minutes lang yan. Pero nakakain siya ng 95 na subscribers. So, posible, no? Eto, punta pa tayo dito. Eto, isa ko na namang topic. Nakagain siya ng 296 subscribers. Eto, 1 year.
1 year lang to yung age ng YouTube ko na to. Nakagain siya ng 296 at eto, meron siyang 1.6 hours so didiscuss din natin yan sa isang topic pa. Okay, at eto, eto, nakagain siya ng 102 subscribers. So ilan na yun? Diba? So ilang video pa lang pinapakita natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eto naman, eto yung maganda. Nakagain siya ng 558 subscribers, 9 minutes video. Ang nanood is 22,000 at nagkaroon ng 558 subscribers. Ilan lang yung requirements ng YouTube monetization? 1,000. Eto siya, nakagain ng 500. Guys, ordinary yung video ako kilala eh. Diba? So wala nga, siguro sa ikaw nanonood ngayon, hindi mo ako kilala. Hindi mo ako kilala, pero hindi dito ka. Ang naghatak lang sa'yo dito, most probably, sinuggest yung video ko na to doon sa mga sinesearch mo or lumabas siya doon sa search panel. Doon sa search, nung nag-search ka ng topic na dinidiscuss ko ngayon. Ayan, 558 na subscribers ang nag-subscribe na nanood sa video na to. Possible? Possible. So kung isusuma natin yung mga nag-subscribe kanina, 5 video, naka 1,000 plus na mahigit na subscribers, yung channel ko, dito sa 5 video na to. Yung pinakita ko sa kanina may 200, may 100 plus, may 95, 1,000 mahigit na yon. May 300, ito pa lang, ito 558. Diba? 558, iyan na lang natin. Itong video pa lang na to, discuss, iyan na natin ha, teka lang. Medyo anahan natin. Iyang video na yan, i-add natin 558 plus, okay, plus 102, plus 102, 660 na. Plus ito, plus 296, oops, plus 296, ayan, 956 na. Plus 95, plus 95. Guys, ano pa lang to, isa, dalawa, tatlo, apat na video, isa, dalawa, tatlo, apat na video, na-reach na natin yung 1,000 na requirements ni YouTube para maging qualified tayo sa pagpapamonetize. Hindi pa natin pinag-uusapan yung watch hours, ha? Okay? So, na-reach na natin apat na video. So, possible, possible. So, hindi lang tayo titigil dapat sa pag-create ng content natin. Ito pa yung maganda. Ito yung isa, ha? Ito ay pang-pinali. Ayan, so ito pang-pinali. Ayan. Isang video, nakagain siya ng 1,800 subscribers. Isang ordinaryong channel, isang ordinaryong topic, isang ordinaryong content creator, possible yung content makapag-create ng 1,000 na subscribers. Ngayon, ano ba yung paano ko ba na-gets to? Ito lang mga kaibigan. Isip lang tayo ng mga contents. Pwede natin sabayan yung mga trend. Halimbawa, ito kasi, ito yung kasagsagan ng time na kung saan mamimigay yung gobyerno ng mga ayuda sa DSWD, yung SAP. So, sinabayan ko, kumuha ako ng mga knowledge, kung babasahin mo yan, kung panonoorin mo yan, kumuha ako ng knowledge, kumuha ako ng data, kumuha ako ng information na totoong information na related dito sa topic na to at ginawa ko siyang content. And medyo nagulat ako kasi kung papansinin natin ha, papansinin natin, ito yung magsasabi kasi sa atin eh. Ito yung hindi kasi ito nagsisinungaling eh. YouTube search. Okay. Ibig sabihin, 85.7% ng 38,000 katao nakita yung video ko sa pamamagitan ng nagsisearch sa YouTube. It's either sa YouTube or sa Google.
Pag nag-search sila about sa subtopic, 85.7% na mga nanonood yung napunta dito sa aking channel. Search, ibig sabihin, itong video na to, inap ni YouTube mismo. Kaya nalabas siya dun sa search. So, ordinaryong tao, ordinaryong vlogger, ordinaryong content, possible yung 1,000 subscriber sa iisang video. Kaya guys, mga kahapi, sa mga kaibigan, kung halimbawa ikaw ay medyo natatamlayan na sa pagka-content creator, pero mayroon pa rin bahagi sa puso mo na gusto mo mag-create ng content, I say it to you, wag ho tayong titigil. Alright? So, isabay mo lang to sa mga ginagawa mo. Patuloy ka lamang po. Gawa ka lang ng gawa ng content. Try to innovate. Try to think about something na pwede mo maging content. At one day, gaya ng video ng to, is si YouTube mismo ang mo-promote at mamimit natin yung requirements na kailangan natin mamit para mag-qualify tayo sa monetization. Right? So, isang video na to, nakaabot siya ng 38,408 views. Isang video na to. Again, ordinaryong ano lang po tayo. Di tayo, ikaw nga na nanonood dito, I'm sure hindi tayo magkakilala, hindi mo ako kilala. Pero dinala ka dito ng YouTube. Dahil meron akong content na akma doon sa hinahanap mo. Ayun, si YouTube na mismo nag-cater nito papunta sa'yo. Kaya ka andi dito. At hindi ka nagkamali din ng pinuntahan. Sapagkat kung ikaw ay isang nag-i-start na content creator, kung ikaw ay malayo na narating, congratulations. Pero kung ikaw ay nag-i-start pa rin lang, huwag kang tumigil, kapatid. Huwag kang tumigil, kaibigan. Ang YouTube story ko simula 2013. Kung tumigil ako, ayan, nakahit din tayo ng isang video na may 1.8 subscriber. At yun, ito ang mga sinasabi ko, nakakahit na rin tayo ng mga YouTube videos na nakakapag-gain ng mga subscribers. Ibig sabihin, nag-gain yung interest ng tao dito sa ating mga video na ginagawa. Okay? So, patuloy lang. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ako sa paggawa ng mga contents. Tinitimpla ko, kinakalkula ko pa rin yung mga contents na ginagawa ko. At one day, I know, magbubunga din po yung mga ginagawa natin. So, let's just try to create contents na may value doon sa mga tao na maaari magpunta sa ating channel. Right? So, yun lang po. Hanggang sa muli natin pagkikita. Try kong gumawa ng series ng ganito. No? May manood man, wala. Ito yung sinasabi ko. Ito kasi yung passion ko, mag-share. So, hindi ako ganun ka nasasaktan pag walang nanonood. Masaya ako. Nailalabas ko yung aking pong passion, yung aking pong saluben, yung aking gustong gawin, nailalabas ko. But, ito, ang maganda rin naman nagiging resulta, meron din po nagiging output yung ating mga ginagawa. Kaya kung ikaw ay nagsisimula pa lamang mag-create ng mga content sa YouTube, wag na wag ka pong titigil. Alright? So, kung sakasakali man yung purpose, kumita, pag-uusapan din natin yan, yung pagkita dito po sa YouTube. Alright? So, hanggang dito na lang po muna. I hope na mayroon kayong natutunan at kahit papanis na inspire kayo sa ating pong konting pinag-usapan. So, sa susunod, try natin na magkaroon pa ng ibang mga makabuluhang topic na makakatulong sa ating pong pag-create ng content. Right? Thank you so much, Kuya Berto. God bless everyone. And please, if you found this video is helpful, please don't forget to subscribe po, mga kaibigan. At nang sa ganun ay tayo rin ang magtutulungan sa pag-angat po natin sa ating mga paggawa ng ating pong mga YouTube channels at sa ating pong mga contents. So, tayo po magkakaisa, magtutulungan po tayo. See you soon! Bye!